Wala namang sunog pero isang truck ng bumbero ang nakuna ng CCTV na humaharurot sa pateros. Isang ginang ang nasa pool ng truck at kinailangang tanggalan ng isang mata. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Pauwi na sana ang babaeng nakaitim na kinilalang si Annie Tiar at ang kaibigan niya matapos silang maghatid ng mga bisita noong Linggo. Naglalakad sila sa sidewalk sa M. Almeda Street sa Pateros. Pero maya-maya, ito na ang eksena. Isang humaharurot at gumigewang-gewang na truck ng bumbero ang dumating. Nakatabi sa gilid ng pader ang kanyang kasama. Pero si Annie, nahagip ng truck at saka tumilapon. Sinubukan pa siyang tulungan ng kanyang kasama. Pero lupaypay na ang biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang isang sasakyan na naka-hazard sa gilid ng kalsada. Saktong nakatawid na ang driver ng kotse nang banggain ng truck ang kanyang sasakyan. Muntik na ring mahagip ang isang rider. Mabuti na lamang at nakatalon siya mula sa kanyang motor. Maya-maya, makikita na rin sa CCTV ang pagdating ng mga tauhan ng Pateros BFP para i-rescue si Annie. Base sa investigasyon, wala namang sunog na nerespondihan ng fire truck, kaya walang dahilan para magpatakbo ng mabilis ang driver. Katunayan, galing lang siya sa isang isolation facility para mag-supply ng tubig at pabalik na sana sa kanilang istasyon. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng driver na kinilalang si F.O. To Ramon Lactaw II, pero ayon sa mga pulis, ayaw niyang magpa-interview. Sagot lang daw ni Lactaw, human error ang nangyari. Labis naman ang panulumo Douglas Lazara na kinakasama ng biktima. Kinailangan na kasing tanggalin ang kanang mata ni Annie. Ang mas masakit pa raw para kay Douglas, nilip sa ospital si Annie dahil kailangan pa niyang magpa-swab test. Ano yung nararamdaman mo ngayon na parang dapat sa mga oras na ito ikaw yung kasama niya, sir? Kung gugustuhin ko man na ako, gusto ko talagang makita yung asawa ko. Kaso yung ano naman, pinagbabawalan talaga kami pumunta sa loob. Pero sinabihan naman kami na kinausap ko naman yung doktora na kung pwede ko makausap, sabi hindi talaga pwede. Kung may cellphone, yun, through cellphone na lang daw po. Malaking dagok daw ang nangyari, lalo't napakabata pa ng dalawa nilang anak. 8 taon ang kanilang panganay, habang 2 taon pa lang ang bunso, kaya alagain pa. Desidido si Douglas, nakasuhan ang driver. Paglalaban po namin yan, ma'am, kasi matayang nawala. Mm-hmm. Habang buhay niya, dadaling niya. Sabi na, bigay ng driver yung mata niya. Nangako naman ang pamunuan ng Pateros BFP sa pamilya na sasagutin nito ang lahat ng kanilang gastusin. Makikipagtulungan din umano sila sa imbestigasyon ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.